Pwede ka bang magmahal kahit may kulang sa kanya? Kaya mo bang magmahal kahit alam mong hindi mo na mapupunan ang pagkukulang niya? Sa mundo kung saan mahalaga ang nakikita ng mata, kaya mo bang tanggapin na may mga taong hindi kayang maging kumpleto at buo sa iyong paningin? Kaya mo bang hindi pansinin ang pagkukulang nila sa pisikal na aspeto at hahayaan ang puso mo mismo ang manghusga kung karapat dapat siya sa buhay mo? Sa ating kwento ngayong araw, masusubok ang kanyang puso sa pagpili ng taong pipiliin niyang makasama. Kaya ba niyang hindi pansinin o kaya ba niyang pumikit para lang hindi makita ng kanyang mga mata na ang taong tinitibok ng puso niya ay may kakulangan? Ano ba ang kulang sa kanya? Dear Papa Dudut, habang naglilinis ako ng bahay ay nakita ko ang larawan namin ng aking asawang si Mando. Larawan namin ito noong unang beses na nagkakilala at nagkita kami. 28 anyos lamang ako noon at si Mando naman ay 35. Naalala ko pa ang araw na yon. Hindi ko pwedeng makalimutan ang araw na yon dahil yon ang naging simula kung paano at kung kailan ako nagmahal ng totoo. Kahit sabihin pang hindi siya ang tipo ng lalaking papangarapin kong makasama habang buhay dahil sa kanyang kakulangan, dahil sa kanyang kapansanan. Napangiti ako at pinunasan ko ang inaalikabok na picture frame at saka muling pinagmasdan. Naalala ko pa kung paanong humingi ng pabor si Mando sa isang lalaki na akala niya ay waiter para kuhanan kami ng picture. Ang sabi niya, ipapa-frame daw niya yon balang araw para may alaala kami sa unang araw ng aming forever. Ganyan siya kakampante, Papa Dudut, na kami ang magkakasama forever. Pero kung alam lang niya na noong unang beses na nagkita at nag-date kami ay hindi ko na nakikitang masusundan pa yon ng isa pang date dahil nga sa kanyang kapansanan. Bulag po si Mando, kaya ako naging alanganin sa kanya. Paano ba kami nagkakilala? Simple lang. Sinet up kami ng mutual friend namin sa isang blind date at hindi ko naman inaasahan na literal na blind date pala ang aking madadatnan. Kami ang huling umalis sa resto na yon, Papa Dudut. Masaya palang kausap si Mando. Marami itong alam. Matalino itong tao, kaya naman nahuli niya ang loob ko. Napa-order kami ng napa-order dahil halos hindi na matapos ang aming usapan. Marami itong baong kwento at biro, kaya naman hindi na namin namalayan pa ang oras. Kung hindi kami nilapitan ng waiter ay hindi namin malalaman, Papa Dudut, na oras na pala para umuwi. Habang papalabas ay inalalayan ko ito sa paglalakad, pero sabi niya ay huwag ko na raw gawin yon dahil sanay na siya. Kaya niya daw kahit na hindi siya nakakakita. Paningin lang daw ang nawala sa kanya, pero buo pa rin ang ibang kakayahan niya. Nabilib naman ako sa kanya dahil positibo pa rin ito kahit nawala sa kanya ang isa sa mga pinaka-importanteng parte ng katawan ng tao. Hinatid pa ako nito sa bahay kahit na ilang ulit kong sinabi sa kanya na hindi na kailangan, pero mapilit po siya kaya wala rin akong nagawa. Saka natuwa akong kasama siya at nabitin ako sa mga kwento niya, kaya naman pinagpatuloy namin yon habang naglalakad. Nakiusap nga ito sa akin na kung pwede raw ay lakarin namin papunta sa aming bahay para matansya niya kung paano makapunta kung sakaling papayag ako na makapag second date kami. Hindi agad ako makaimik sa pasimple nitong pag-aalok ng pangalawang date dahil hindi pa ako sigurado kung gusto ko, Papa Dudut. Magpapakatotoo ako sa inyo. Issue pa rin sa akin kasi ang kanyang kapansanan. Kaya naman kahit masaya siyang kausap ay naging alanganin pa rin ako. Masisisi niyo ba ako? Sinasabi ko lang naman ang nararamdaman ko. Nang makarating kami sa bahay ay hindi pa ako pumasok noon sa loob.
Humingi lang ng ilang minuto si Mando para magpahinga dahil sa pagod sa paglalakad. Pero ang totoo, humingi ito ng ilang minuto para makumbinsi ako para pumayag na i-date siya sa pangalawang pagkakataon. Naupo kami sa gilid ng kalsada. Panay ang lingon ko noon sa bahay sa takot na baka magising si nanay at makita kami. Ayokong madatnan niyang kasama ko si Mando dahil alam ko na ang kanyang sasabihin. Ang paglingon-lingon kong yon at ang pagkabahala ko pala ay nahalata din ni Mando. Ang lakas talaga ng pakaramdam nito. Ganon daw kasi kapag bulag papadudot. Nawalan man daw sila ng kakayahan para makakita. Pero mas pinapalakas pa ang kakayahan nila sa ibang bagay. Tulad na lamang ng kanilang abilidad para makaramdam. Nagsinungalin ako papadudot. Awa ang totoong naramdaman ko. Kaya ako pumayag lumabas muli kasama si Mando. Pero sana ay hindi niya maramdaman na iyon ang dahilan. Nakita ko kung gaano siya kasaya na napagbigyan siya. Nagtanong pa ito kung kailan, saan at kung sa tingin ko ay magkano ang dapat niyang dalhing pera para makadiskarte na siya ng pagkakakitaan. Walang permanenteng trabaho si Mando at pa-sideline lamang ito sa kung saan-saan tulad ng pagmamasahe at paglilinis ng mga kanal sa barangay. Marami pang iba pero ito lang ang madalas niyang ginagawa mula noong nawalan ito ng trabaho sa isang factory kung saan siya nabulag. Sa pagpapatuloy natin, gusto kong sabayan niyo rin ako na kilalanin pa siya. Dahil sa dulo ng kwentong ito, sasabihin ko sa inyo na nainlove ako sa katulad niya. Galing pang Sorsogon si Mando at nagtatrabaho sa Manila sa edad na 21. Kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na babae ay nakipagsapalaran silang pareho sa Maynila. Ang ate niya ay naging isang lady guard samantalang siya naman ay nakapasok bilang isang factory worker. Tumira sila sa kanilang tiyahin kapalit ng tulong sa upa at ibang bayarin. Ayos naman noong nagsisimula pa lamang sila. Kahit papaano ay nakapagtatabi silang magkapatid ng pera para maipadala sa kanilang pamilya sa probinsya. Balak nilang pareho na kapag sapat na ang ipon ay uuwi na sila ng Sorsogon para doon ay magsimula ng isang negosyo. Balak nilang bumili ng 2 tricycle at magsimula ng isang sari-sari store. Ang dami nilang planong magkapatid noon. Wala nga lang silang balak mag-asawang pareho dahil priority nila ang kanilang pamilya sa probinsya. Nagsikap silang pareho sa kani-kanilang trabaho. Pero may mga pagsubok talagang darating sa buhay mo. At hindi mo alam kung para ba ito patatagin o para pasukuin ka lalo. Sa 3 taon ni Mando sa kanyang trabaho sa pabrika ay naaksidente ito. Nadali ang kanyang mga mata ng kemikal na aksidenteng sumaboy sa mga ito na naging dahilan para mawalan siya ng paningin. Sinagot naman ng pabrika ang pagpapa-ospital nito at nagbigay ng maliit na halaga kapalit ng hindi nito pagdedemanda. Tinanggap ito ni Mando dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa kanyang mga karapatan bilang manggagawa. Nasilaw din ito kahit paano sa perang natanggap niya dahil naisip niya na makakatulong ito sa negosyo nilang pinaplano ng kanyang kapatid. Masyado pa noong positibo si Mando na kahit wala na itong paningin ay makakahanap pa rin siya ng trabaho. Pero hindi yon nangyari. Halos maubos ang perang binayad sa kanya mula sa dati nitong pinagtatrabahuhang pabrika dahil sa kakahanap ng panibagong trabaho. At syempre sa pagbabayad ng upa sa kanyang tiyahin. Hanggang isang araw, naubos na yon at ang ate na lamang niya ang nag-aambag sa bahay ng tiyahin niya. Nawala na ng pag-asa si Mando na may tatanggap pa sa kanya. Lalo na't naipaparamdam din sa kanya ng ate niya ang pagkadismaya sa kanyang kalagayan dahil nagiging pabigat na ito sa kanya. Naiintindihan naman niya
At unti-unti ay lumalabo na ang mga plano nila ng ate niya. Lalo na noong time na pinalayas na sila ng tiyahin niya dahil kulang na ang naibibigay nila sa pagtira nila doon. Wala silang nagawa kundi ang umupa ng akala mo ay parang kulungan ng baboy. Wala na silang karapatang mamili pa dahil sa kanilang kalagayan. Hiyang-hiya siya sa kanyang ate. Kaya naman sinanay niya ang sarili niyang mamuhay nang hindi kinakailangan ang kanyang paningin. Pinatibay nito lalo ang kanyang talas ng isip at pakiramdam para makasabay ito sa mga taong kompleto pa at walang kapansanan. Pinapalakas nito ang kanyang loob. Kakayanin niya yon. Alam niyang kakayanin niya yon. Isang araw, Papa Dudut, ay binalita ng ate niya sa kanya na makikipag-live-in na ito sa kanyang boyfriend. Nagulat si Mando dahil ang usapan ay hindi muna sila makikipagrelasyon hangga't hindi nila natutupad ang pangarap nilang magkapatid para sa pamilya nila. Pero tumawa lamang ang kanyang kapatid dahil wala naman daw na itutulong si Mando para matupad yon. Dahil bulag na siya at walang kakayahan. Wala noong nagawa si Mando. Iniwan siya ng kanyang ate at mas lalo tuloy kinailangan ni Mando na mabuhay ng mag-isa. Nakapagtrabaho naman siya, tinanggap siya bilang masahista sa isang mall. Doon siya regular na kumukuha ng pagkakakitaan niya. Kapag walang trabaho roon ay sumasideline naman ito bilang tagalinis ng kanal sa barangay. Marami pa itong ginawang trabaho para mabuhay ng mag-isa. Hindi na humingi pa ng tulong sa kanya ang pamilya niya sa Sorsogon dahil naiintindihan nila ang kanyang kalagayan. Pero imbes na matuwa ay mas lalong sumama ang kanyang loob dahil pakiramdam niya ay wala siyang kwentang anak at tao. Kaya naman hindi na niya hinayaan na isang araw ay mabakante siya at walang ginagawa. Dahil ayaw niyang makaramdam ng lungkot dahil sa kanyang kalagayan. Sa loob ng maraming taon ay nabuhay siya sa ganitong kalagayan. Sinubukan niyang maging normal kahit na hindi ganon ang tingin sa kanya ng lahat. Nanligaw ito ng mga babae sa pag-asang may makakatuwang siya at natanggap sa kanyang kalagayan. Gusto niyang magmahal at mahalin pabalik. Gusto niyang maging masaya. At maiparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Gusto niyang maramdaman na kahit ganon ang kalagayan niya ay may tatanggap sa kanya. Pero hindi ito nangyari. Lahat ng mga babaeng sinubukan niyang gustuhin ay inaayawan siya kaagad kapag nalalaman ang kanyang kalagayan. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Alam niyang darating yon sa kanya. Hanggang isang araw ay dumating ako sa buhay niya. Umaasa siya na ako na yon kahit na ipaparamdam ko sa kanya na hindi. Ang sabi niya ay malakas ang pakiramdam niya na kami ang magkakatuluyan. Kaya hindi niya ako titigilan. Alam niyang mamahalin ko rin daw siya pabalik. Napapailing na lamang ako sa lakas ng loob nito pero sabi niya, maniwala raw ako sa kanya. Kami raw ang magkakatuluyang dalawa. Papadudod, sa totoo lang, sa lahat na nanligaw sa akin mula simula ay si Mando lamang yung pinaka nakakaangat sa lahat. Kung mag-effort ito ay hindi basta-basta. Pinalo pa niya ang walang kapansanan na mga manliligaw ko. Araw-araw ay sinisigurado nitong nasa maayos akong kalagayan. Nagpapa-load ito para matawagan ako. Nakita ko sa kanyang cellphone na ako lang ang nakaregister na number noon at inaral niya talaga kung paano ako matatawagan. Paminsan-minsan nagpapatulong ito sa kanyang katrabaho para mag-text sa akin na mga simpleng mag-ingat ka. Huwag pababayaan ang sarili mo. Kumain ka ng marami. Mga simpleng salita na nagpahulog ng loob ko sa kanya. Mahirap humanap ng isang taong mamahalin ka at pag-aalayan ka ng oras. Si Mando, ginawa niya yon lahat para sa akin at sumobra pa nga. Kaya walang dudang na in love ako sa kanya. Papadudot, isang taon na mahigit ang inabot ng aming relasyon.
pero hindi ko pa rin siya magawang maipakilala sa aking nanay. Aaminin ko na hindi madali dahil kilala ko ang nanay ko bilang isang mapanghusgang tao. Alam kong mamaliitin niya si Mando at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nangyari yon. Kaya nga nilihim namin ang relasyon naming dalawa dahil sa takot ko na malaman ni nanay ang tungkol sa amin ni Mando. Hindi pa ako handa, Papa Dudut. Nauunawaan naman yon ni Mando, o mas magandang sabihing pilit niya yung inuunawa. Alam kong masama ang loob nito na hindi kami malayang nasasabi sa lahat ang tungkol sa amin. Pero hindi lang ito nagsasalita para hindi kami mag-away. Pero isang araw ay kinakailangan na naming sabihin sa lahat ang tungkol sa amin. Lalo na sa aking ina. Bahala na. Yon ang sagot ko kay Mando. Isang oo yon pero punong-puno ng takot. Isang araw ng Lunes ay sinama ko si Mando sa bahay para opisyal nang ipakilala sa aking nanay at tulad nga ng inaasahan ay hindi siya tanggap ni nanay. Kung nakikita lamang ni Mando ang itsura ng nanay ko na pangiwi-ngiwi habang pinagmamasdan si Mando. Kung makikita lang ni Mando ang pagkasulasok sa mukha ni nanay habang nilalatag nito ang mga pangako niyang pag-aalaga sa akin at sa aming magiging anak. Alam kong naramdaman ni Mando ang tensyon sa aming tatlo habang magkakaharap. Pero hindi nawala ng loob si Mando para sabihin ang totoong intensyon niya sa akin. Salita nga noon ang salita si Mando pero hindi umiimik si nanay. At panay lamang ang pagbuntong hininga nito ng pasadya. Hanggang sa ako na rin mismo ang naghudyat kay Mando na itigil na ang kanyang pagkukumbinse sa aking nanay dahil wala rin itong magagawa. Talagang ayaw sa kanya ni nanay. Nagpaalam na noon si Mando, may paggalang pa rin kahit may pagkabastos ang pagtanggap ni nanay sa kanya. Hinatid ko na lamang sa labasan si Mando at nang makalayo na siya ay pumasok na ako sa loob ng bahay para harapin si nanay. At tulad nga ng inaasahan, sa akin niya binunton lahat ng inis nito kay Mando. Wala na akong naging balita pa kay tatay. Halos hindi ko na nga alam ang itsura niya dahil ni isang picture ay wala kami sa bahay. Ang alam ko lang ay iniwan siya ni nanay 2 buwan matapos niya akong ipanganak. Bigla raw nitong na-realize na nakakatakot mamuhay kasama ang isang bulag na tulad ni tatay. Nagpakalayo-layo si nanay at pumasok bilang isang mananahi at doon siya kumuha ng ipangtutustos sa aming mag-ina. Hindi na rin po ito nagkaroon pa ng karelasyong iba. Sa akin na lang niya ibinigay ang buong buhay niya. Ilang beses kong sinubukang hanapin si tatay pero hindi ko nagawa dahil na rin sa pagpigil ni nanay. Hanggang isang araw. Tinanggap ko na lamang na kami na lamang talagang mag-ina ang magiging magkasama. Tinanggap ko na lamang ang katotohanan na ang aking ina may galit sa mga tulad ng ama kong may kapansanan. Kaya nga ang laki ng takot ko na ipakilala si Mando sa kanya. Dahil alam kong magbubukas na naman ito ng pintuan ng nakaraan sa amin at tama ako. Una pa lamang ay hindi na nito gusto si Mando. Pero wala siyang magagawa. Mahal ko si Mando at handa na akong ituloy ang magiging pamilya namin. Kahit na hindi tanggap ni nanay, ilalaban ko ito. Hindi ako gagaya sa kanya na sinukuan si tatay dahil sa kanyang kapansanan. Hindi ako gagaya sa kanya. Iibahin ko ang kapalaran at ang kwento ko. Pansamantala. Habang hindi pa ako nakakapanganak ay nakatira pa rin ako kay nanay kasama si Mando. Ayaw kasi ni nanay na kaming dalawa lang ni Mando ang magkasama dahil wala itong tiwala sa kanya. Ano raw bang maitutulong ng isang bulag na katulad ni Mando sa akin at sa aking pinagbubuntis? Baka mapasama pa. Ito ang paulit-ulit na sinasabi sa akin ni nanay pero hindi ko ito magawang sabihin kay Mando. Dahil alam kong masasaktan siya.
Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi lang si Nanay ang nakapagsalita ng ganito tungkol sa relasyon naming dalawa. Marami pa. Ang mga matatanda kong kamag-anak na kasing talas din ang dila ng aking nanay, lagi nilang minamata si Mando kapag dumadalaw sila sa bahay. Kesyo bakit daw sa kanya ako pumatol? Wala na raw bang ibang lalaki sa mundo na kompleto ang katawan? Ano raw ba ang pinakain sa akin at gayuma at nainlove ako sa kanya? Mga tanong na hindi ko na lamang sinasagot dahil baka kung ano pa ang masabi ko sa kanila. Wala akong pakialam. Yon ang madalas kong sinasabi sa utak ko. Pero hanggang kailan? Alam kong hindi ganon kaganda ang ugali ng aking ina. Pero habang tumatagal na magkasama kami ni Mando, mas lalong nagkakasungay ang nanay ko. Wala itong ibang ginawa kundi ang maliitin si Mando. Araw-araw ginagawa nitong almusal ang pag-aalipusta kay Mando. Ginagawa din niya itong utusan na akala mo'y kasambahay niya. Hindi naman nagsasalita si Mando at sumusunod na lamang. Hindi ko siya narinig na nagreklamo kahit minsan. Nakangiti pa itong sumusunod sa lahat ng pinapagawa ni nanay. Minsan pa nga, Papa Dudut, ay inutusan ni nanay na umakyat ng bubungan si Mando para i-check kung may mga ihin ng pusa doon. Inis na inis ako kay nanay noon dahil alam kong nananadya lamang ito. Alam naman niyang madalas ngang umiihi ang mga pusa sa aming bubungan. Pero gusto pa nitong pakyatin si Mando para i-check yon. Pinapaamoy pa nito ang bubungan sa kanya para masigurado na sinunod naman ni Mando dahil sabi ni nanay malakas daw ang pang-amoy ng mga bulag. Alam ko medyo nabastusan si Mando roon sa ginawa ni nanay pero hindi na lang ito umimik at ipinakita nitong ayos lang sa kanya. Paano niya nagagawa yon? Iniinsulto na siya, Papa Dudut, pero nagagawa pa rin niyang itago na ayos lang siya. Makalipas ang ilang buwan ay nakapanganak na ako. Balak na naming umalis sa bahay ni nanay at magsimula na lamang ng kaming dalawa lang ni Mando ang magkasama. Eto sana ang plano namin pero hindi nangyari dahil nagsara ang massage spa na pinagtatrabahuhan ni Mando. Sinabi ko yun kay nanay at nakiusap na magstay muna kami pansamantala sa bahay habang naghahanap pa ng trabaho si Mando. Napailing na lamang si nanay na tila inaasahan na niya ang mga nangyayari. Alam kong malaking pagtitiis ito sa parte ni Mando dahil mapaparami na naman ang mga araw na kailangan niyang makisama kay nanay. Pero wala kaming magagawa. Hindi pa ako makahanap ng trabaho sa kalagayan ko. At kailangan ko pang maghintay ng ilang buwan para magawa ko yon. Pinagtiyagaan muna namin ni Mando ang naipon nitong pera noong mga panahong nagbubuntis ako para may magamit kami sa pang-araw-araw. Ayaw ni Mando kasi na humingi ng tulong kay nanay. Naiintindihan ko naman yon. Ayaw kong mabaong kami sa utang na loob kay nanay dahil alam ko na ang kahihinat na nito. Dahil nga sa stress na inabot ko sa pag-iisip kung paano kami mabubuhay nito, ay nagiging madalas ang pag-init ng ulo ko. Dagdag pa sa inis at stress ko mula sa mga taong nasa paligid namin na patuloy pa rin sa pangungutya sa kalagayan ni Mando. Pilit kong sinasara ang tenga ko sa mga naririnig ko, pero tao lang ako. Pumasok na rin sa sistema ko ang mga masasamang sinasabi nila kay Mando. Aaminin kong naapektuhan ako sa mga sinasabi nila at hindi ko namamalayan na nabubuntong ko na lahat ng galit ko kay Mando. Sa bawat araw na dumaraan ay sumasama ang turing ko kay Mando. Alam kong nahahalata niya yon pero hindi lang ito umiimik. Nagpapasensya ito tulad ng ginagawa niya sa aking nanay. Hindi na nito alam kung saan lulugar sa aming bahay. Lahat ng kanyang ginagawa ay napupuna. Lahat ng kanyang pagkakamali ay naipamumukha sa kanya. Pero sa kabila noon ay hindi pa rin ito tumigil sa pagtulong sa amin. Hindi pa rin ito tumigil ng pagpapakita ng kabutihan sa amin.
Kung saan saan na ito nagtatrabaho para lamang may maiuwi kahit na 50 pesos kada araw. Madalas ay ginagabi ito dahil ayaw niyang umuwi na walang bitbit na pera. Pero imbes na matuwa ako ay sinisigawan ko pa ito dahil kulang ang dala niyang pera. Hindi pa rin ito lumalaban o umiimik. Sa gabi ay nagagawa pa rin ako nitong yakapin kahit na hindi ko na siya pinapakitaan ng maganda. Sa umaga naman ay susubukan nitong ayusin lahat ng kailangan naming mag-ina at sisiguraduhin niyang nakapaglinis na siya ng buong bahay bago lumarga. Napakasipag ni Mando at napakabuti ng kanyang puso. Pero dahil nalaso na ang utak ko ng mga taong nakapaligid sa amin, wala akong ibang nagawa kundi ang pakitaan siya ng masama at iparamdam sa kanya ang kakulangan niya dahil sa kapansanan niya. Patuloy ang pang-aapi na ginagawa ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi ako tumigil at ito ang paraan ko para sabihin sa kanyang isang bagay na hindi ko kayang gawin. Ang hiwalayan siya. Umaasa ako na kapag pinakitaan ko ito ng masama ng tuloy-tuloy ay iiwanan na ako nito, pero ang lagay, mas lalo lang itong kumakapit sa akin. Mas lalo lang niya akong minamahal at pinagsisilbihan at aaminin ko, Papa Dudut, na nakakaramdam na ako ng konsensya. Sinabi ko sa aking ina na ayaw ko nang makisama pa kay Mando. Natuwa naman ang nanay ko at sinabing sa wakas ay natauhan ako. Tumulong pa ito lalo sa pagpapahirap kay Mando para kusa na itong mapagod at umalis, pero hindi pa rin ito natinag. Hindi ko na ito pinapatulog sa aking tabi. Sa sala na ito natutulog, pero ang ginagawa naman ni nanay ay tinatambakan nito ng kung ano-anong gamit ang sala para hindi na magkaroon pa ng espasyo si Mando para tulugan. Sinabi pa ni nanay na doon lang ito sa labas ng bahay matulog. May banig naman daw at pwedeng ilatag na lamang sa labas. Pumayag naman si Mando. Hindi nakitaan ang pagreklamo. Pinagtataguan na rin siya ng mga pagkain ni nanay. Pagkagising ni Mando ay nagsisimula na nga itong maglinis ng bahay at kapag maghahanap na ito ng pagkain ay sasabihin ni nanay na humingi na lang sa mga kapitbahay o kaya ay pagtrabahuhan niya dahil sapat lang ang pagkain para sa aming dalawa ni nanay. Hihingi pa siya ng dispensa si Mando at sasabihin sa labas na lamang ito kakain kapag nakahanap ng mapagtatrabahuhan. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung paano nakakayanan ito ni Mando. Alam kong malakas ang pakiramdam niya. Yon ang sigurado ako. Dahil una pa lang naming nag-date noon ay ramdam na nito na dismayado ako na siya ang nakadate ko. Kaya naman nakakainis lang ngayon na hindi siya makaramdam ng lahat ng panlalamig at pangangawawa ko sa kanya. Dahil ayaw ko na sa kanya at gusto ko na siyang umalis sa bahay. Hindi ako pinakinggan ni Mando. Pinagpilitan nito ang kanyang sarili sa akin. Hindi ito umalis ng bahay kahit na nilabas na ni nanay lahat ng kanyang gamit. Natutulog na lamang ito sa labas ng bahay. Pasilip-silip sa amin, akala mo naman ay may natatanaw. Ayaw nitong magpatinag. Naalala ko pa, Papa Dudut, na binubuhusan pa siya ni nanay ng tubig tuwing umaga para lang umalis na roon. Ang mga tira-tira naming pagkain na tinatapo namin ay hinahalungkat pa nito sa basurahan para kainin. Alam kong naaawa rin ang nanay tuwing nakikita si Mando at ganun din ako. Pero sana matanggap na niya ang katotohanan na ayoko na talaga. Mas dapat niyang alagaan ang sarili niya kaysa sa amin dahil kaya naman namin ang aming mga sarili. Tinuloy pa rin ito ang pamamalimos, Papa Dudut, at ang mga kinikita niya ay sinusulok niya sa pintuan para makuha namin. Dahil hindi siya pinagbubuksan ng pintuan ni nanay. Kinukuha namin ang pera na hindi man lang nagpapasalamat. Hindi ganong kalaki ang mga nakukuha niyang limos, pero tinatanggap pa rin namin dahil kailangan nga rin talaga namin ang pera. Minsan kumakatok ito mula sa bintana ng kwarto ko para makiusap.
na sana'y mahawakan man lang o mahaplos ang ulo ng aming anak. Naawa naman ako at hinahayaan kong gawin niya yon. Hinahawakan nito ang ulo at kamay ng aming baby at saka umiiyak. Miss na raw niya ang anak namin. Miss na raw niya akong makasama. Hindi ako umiimik noon dahil pinipigilan ko rin ang pag-iyak. Alam ko sa sarili kong mahal ko pa rin si Mando. Pero sadyang nadadala lang ako sa sitwasyon namin at sa kalagayan niya. Kung bakit naman kasi hinayaan kong lasunin ng ibang tao ang utak ko tungkol sa kalagayan ni Mando. Habang nagkukwento si Mando tungkol sa nakaraan namin, kung paano kami naging masaya dati, ay hindi ko maiwasang maluha at tuluyang mapaiyak. Sinabayan ko siya sa pagbabalik tanaw sa naging maayos na relasyon naming dalawa. Dati sapat na sa akin na makasama lang siya kung saan saan kahit na hindi mamahalin ang lugar ay masaya na ako. Naalala ko pa na napadaan kami sa isang 5-star hotel at hindi ko maiwasang matuwa at mamangha sa itsura noon. Alam kong naramdaman niya yon dahil sinabi niya sa akin na balang araw kapag nagkapera kami, dadalhin niya ako sa mga lugar na mamahalin. Sa mga lugar na alam niyang magpapasaya sa akin. Pinadescribe pa nito sa akin ang itsura ng hotel na nakita ko kahit siya ay napapangiti at nakukumbinse na maganda nga ang lugar na yon. Naalala ko rin Papa Dudut noong minsang lumabas kami at nagtungo sa mall para mamasyal at kumain. Hindi naging sapat ang pera niya para maka-order ng lahat ng gusto ko, kaya naman nabitin ako sa kinain ko. Rinig pa rin ito ang pagkulo ng aking sikmura at siya na mismo ang humingi ng sorry sa akin dahil hindi man lang niya ako magawang busugin kahit na isang beses lang. Naawa ako sa kanya noon dahil ramdam ko na masama ang loob niya sa nangyari. Niyakap ako nito at sinabi na balang araw ay ibibigay nito ang lahat ng kailangan ko at sosobra pa. Yumakap ako pabalik at naniwala ako sa kanya noon. Nagtiwala ako sa kanya noon pero bakit ngayon ay hindi ko na magawa yon. Papa Dudut, ilang taon na ang nakakalipas mula nang mangyari ang eksenang yon. Tama nga si Mando. Naibalik nito ang pagmamahal ko sa kanya nang balikan nito ang tamis ng pinagsamahan namin noon. Naitago ko lang pala ang nararamdaman ko para sa kanya dahil sa mga pinaghalong emosyon. Dala ng pagbubuntis ko noon at sulsol ng ibang tao pero nang araw na yon, naging maliwanag sa akin ang lahat. Si Mando ang mahal ko at muli ko siyang tinanggap sa buhay ko. Nagsama kaming muli Papa Dudut pero umalis na kami sa bahay ni nanay at lumayo na rin sa mga kamag-anak kong walang ibang ginawa kundi ang lasunin ang utak ko. Hindi ko nahahayaang pang makontrol nila ang isipan at ang puso ko. Nagsimula kaming muli ni Mando. Natanggap siya bilang isang masahista at hindi hamak na mas malaki na ang naging sahod nito kumpara sa dati nitong pinagtatrabahuhan. Nakaipong kami kahit paano at naging daan para makapagbukas ng maliit na negosyo. Nagluluto ako ng mga lutong ulam noon na dinideliver ko sa mga opisina malapit sa inuupahan namin. Nakabangon kami Papa Dudut at masayang masaya at hindi kami sumukong pareho. Kapag inaalala ko ang mga nakaraan naming ito ni Mando, hindi ko maiwasang mapangiti dahil pinatunayan sa akin na ang pag-ibig ay hindi bumabase sa kakulangan ng isang tao. Na ang pag-ibig, bulag pagdating sa mga kapintasan nito. Muli kong hinaplos ang larawan naming naka-frame ni Mando. Parang kailan lang nang nangyari ang lahat ng ito. Habang binabalikan ko ang lahat ay hindi ko maiwasang maluha at mapaiyak. Pinunasan ko ang namamasakong mga pisngi at saka niyakap ang picture frame na yon. Wala na si Mando, Papa Dudut. Halos 10 taon na rin itong sumakabilang buhay dahil sa pulmonya. At aaminin ko na hanggang ngayon, nakukulangan ako sa binigay ng Diyos na panahon na magkasama kami. Pero naisip ko na baka hanggang dun lang talaga kami ni Mando. Naisip ko na mas masaya ito sa piling ng Diyos. Mas masaya na ito kung nasaan siya ngayon dahil wala nang ibang taong manghuhusga sa kanya.
at mamaliitin ang kakayahan niya. Pero sana kung nasaan man siya ngayon ay pinagmamasdan at naaalala pa rin niya kami ng anak niya. Naaalala pa rin niya na minsan sa buong buhay niya sa ibabaw ng mundong ito ay may nagmahal sa kanya at minahal siya ng totoo. Sana hindi niya kami magawang makalimutan dahil kami. Baon-baon namin siya sa aming mga alaala kahit saan mang kami mapunta. Maraming maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ako po ang inyong kabarangay forever, Lina. Walang mata ang pag-ibig para manghusga kung sino ang dapat nitong piliin. Walang mata ang pag-ibig at mas magandang maging ganito na lamang lagi. Dahil kung sakaling may mata ito, baka araw-araw lang nitong pansinin ang kakulangan sa bawat taong mamahalin mo. Lina, maraming maraming salamat sa iyong naging kwento at pinatunayan mo sa amin na kahit may kakulangan si Mando, ay nagawa mo pa rin siyang piliin at mahalin. Nagawa mo pa rin siyang tanggapin kahit na ang iba ay nagagawa siyang husgahan at kutyain. Lina, umabot ka man sa punto na muntikan ka ng sumuko pero bumawi ka naman at kinuha mo si Mando pabalik sa iyo. Maraming maraming salamat sa ginawa mong yon dahil ang mga katulad ni Mando ay nangangailangan ng pagmamahal, pagtanggap at pangunawa at muli, maraming salamat dahil naibigay mo yon sa kanya habang nandito siya sa mundo. Mga kabarangay, sana po ay may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw. Sana ay may umabot sa inyong aral base sa naging buhay at pagsasama ni Lina at Mando. Hindi sa lahat ng pagkakataon sa mundong ito, mata ang pinapairal, mata ang nangingibabaw. Minsan kung sino pa ang pinagkaitan nito, sila pa talaga ang totoong nakakakita.